Danica's POV. Napalis sa mga ngiti sa labi ni Danica nang mapatitig kay Alejandro. Pakiramdam niya may mga paru-parong nagliliparan sa sikmura niya habang nakatingin siya dito. God, hanggang kailan ko kayang pigilan itong nararamdaman ko? Namula ang kanyang mukha. Mauna na akong pumasok sa kwarto, sabi niya dito. Sandali! Anitong hinawakan siya sa isang braso. Napasinghap siya. Nagtataka, tinignan niya ito. Kwan kasi eh. Tila wala itong maapuhap na sasabihin. Gusto ko sana mag-request ng tinola bukas. Nakangising sabi nito sa kanya. Naminsan ko pa kasi hinahanap-hanap yung luto ng lola ko na medyo kawig ng luto mo. Pero syempre, mas masarap pa rin yung luto ng lola ko, ha? Napasimangot siya. Nagre-request ka ba? O nang insulto? Nagsasabi lang ako ng totoo. Iwinaksin niya ang kamay ni Alejandro ang nakahawak sa braso niya. Tsaka nag-march papasok sa kwarto. Nagulat siya na mula sa liguran yumakap to sa kanya. This time nagulat siya sa reaksyon ng kanyang katawan at yakap ni Alejandro. Pakiramdam niya may ilang boltahin ng kuryente na nanood sa kanyang kalit-litang himaymay ng katawan. At ewan kung bakit gusto niya ang pakiramdam na ganito. Parang nasa isang safe siyang lugar sa mga yakap na yun ni Alejandro. Alejandro's POV. Naginit ang buong katawan ni Alejandro nang maramdaman ng katawan ni Danica. Kaya naiilang na kumalas siya sa pagkakayakap dito. I'm sorry, gusto ko lang talagang kumain ng tinola bukas. Halos paanas lang nasabi niya dito. Okay, sige, basta huwag mo na uling gagawin yan. Kundi tatamaan ka sa akin. Sagot nito at saka mabilis nang pumasok ng kwarto. Naiwan siyang kabadong-kabado. Parang may mga kabayang nagsisipag karera sa dibdib niya. Hanggang ngayon, ramdam pa rin niyang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Naiiling na nahiga siya sa sofa. Alam niya nagkakaganito lamang siya dahil natural lamang naman na makaramdam ng ganito isang lalaki sa isang babae kung magkasama sila sa loob ng bahay. Pero nililipas din to kaya hindi tamang magpadala siya sa init na nararamdaman. Hindi naman siya gaya ng ibang lalaki. Hindi siya gaya ng kanyang ama na basta rin ang magpapatangay sa init na nararamdaman. Bumangon muli siya at kumuha ng malamig na tubig sa fridge. Puro na yata ng tubig ang katawan niya. Danica's POV. Rod! Gulat na sabi ni Danica na makitang may dalang bouquet ng mga rosa si Rod at isang box ng pizza para sa kanya. Anong okasyon? Kailan ba may okasyon para dito? Tanong ni Rod sa kanya. Napangiti siya. Alika, pasok ka. Nagluluto lang ako ng tinola at pinaritong tilapia. Dito ka naman ang halian. Sabi niya sa binata. Ayaw mo ba ng pizza? Siyempre gusto. Nag-request kasi si Alejandro ng tinola eh. So, nagluto ka niyan para sa lalaking yon? Tanong nito. Biglang sumama ang timpla ng muka. Rod, pinakikisamahan ko lang siya. Siyempre nasa isang bubong kami kaya mas gusto ko ng ganito kaysa palagi kami nag-aaway. Napabuntong hininga ito ng malalim. Dala-dalawa ang date mo sa Amanpulo. Sabi nito sa kanya. Date ka dyan. Tsaka FYI ha, nandun din yung totoong girlfriend ni Alejandro. So para naging date yun? Talaga? Tanong nito, biglang umaliwalas ang muka. So nandun palang girlfriend ni Alejandro? Mabuti naman. Nga eh, si Mr. J, nagtrending pa kayo ah. Naniligaw ba sa'yo yun? Lahat na lang madikit sa akin, naniligaw ka agad. Tsaka paano ko niligawan nun eh, alam niya mag-asawa kami ni Alejandro. Himutok niya. So type mo si Sir J? Napa-ismit siya. Alam mo Rod, bagay ka talaga sa trabaho mo. Masyado kang intrigera. Namula ang mukha nito. Napangisi siya. Binuksan niya ang dala nitong pizza. Kainin na lang natin ulit to habang mainit pa. Hindi pa ba luto yung tinola? Tanong ni Alejandro na napalingon sa kinakain niyang pizza. Wow, pizza! Anitong di man niya inaalok, nakakuha na kagad na isang slice. Tinapik niya ang kamay nito. Hep, sa akin to binigay ni Rod. Mauubos mo bang lahat to? Sabi nitong pinandilatan siya ng mga mata. Pakiramdam ni Rod ay invisible siya sa panin ni Danica at Alejandro habang nag-aasaran ng mga ito. At hindi niya gustong nakikita niyang spark sa mata ng mga to habang nagkakapikunan. Never niya nakita yon sa mga mata ni Danica kapag nakikipag-usap sa kanya. Ayaw man niya makaramdam ng ganito pero talagang selos na selot siya. Ngunit hindi niya susukuan ang nararamdaman niyang ito para kay Danica. Mahal na mahal talaga niya ito at handa siyang maghintay hanggang matutunan na rin siya tulong mahalin. Kahit hindi niya alam kung kailan darating ang sandaling iyon. Tumayo siya dahil parang nababadrip na siya. Mas matagal silang magkakilala ni Danica pero parang sa isang iglap. Mas naging close pa ito kay Alejandro ngayon kaysa sa kanya. I have to go.
Matamlay na paalam niya dito. Teka, akala ko ba dito ka magla-lunch? Takang tanong ni Danica. Next time na lang kapag walang asungot. Naka-ismid na sabi pa niya. Bagya pa yung nilingon si Alejandro na waring hindi naman narinig ang sinabi niya. Busy-busy to sa pagkain ng pizza na pasalubong niya para kay Danica. Gusto nga sana niya bawiin yun eh. Bakit hinayaan ni Danica na makisalong mo kong ngayon sa pasalubong niya para dito? Nagitnit talaga ang kalooban niya. Okay, thank you ulit sa mga flowers at sa pizza. Ani Danica nang ahetid siya nito sa may pinto. Salamat sa pizza, pre. Dinig pa niya sigaw ni Alejandro na waring nananadyang asa rin siya. Lalaki to. Siyempre, alam nito hindi lang basta pakikipagkaibigan ang sadya niya kay Danica. Kaya alam niyang nananadya rin tong asa rin siya. Problema, masyado siyang pikon sa araw na to. Hindi bale, babawian niya to sa ibang araw. Dinalhan ka pa niya talaga ng bulaklak, ha? Kansyaw ni Alejandro kay Danica nung makalis na ang kaibigan nito. Nagkibit-balikat lang si Danica at saka itinuloy ang pagpiprito ng tila. Bilisan mo, nagugutom na ako. Nagugutom? Eh halos ikaw na makaubos ng pizza. Singhal nito sa kanya. Iba naman to. Sabi niya rito at tumangoy siya at kumuha ng tubig sa fridge. Ang bango ng niluluto mo ah. Mas lalo ako natatakam. Basta ikaw maghuhugas ng pinggan. Nakangawing sagot ni Danica sa kanya. Napangisi siya at ewan kung bakit bigla napisil niya magkabi ng pisil nito. Ang cute mo talaga. Sabi niya rito pero bigla siyang napabitaw na mapatitig sa mata nito dahil parang may mga paru-paro siyang nararamdaman sa sikmura niya ng mga sandaling iyon. Naiilang na bumalik siya sa kinaupuan. Weird. Napapailing na sabi niya sa kanyang sarili. Danica's POV. In fairness, masarap tong tinola mo. Ani Alejandro. Naubos itong binigay niya isang malaking mangkok ng tinola. Bakit ito gusto? Hindi niya alam kung bakit, pero ang saya-saya niya tuwing napapangiti niya ito. May mga bagay siguro hindi na kailangan pa ng paliwanag. Basta na lang niyang nararamdaman. Arata nga eh. Nakangising sabi niya. Yaman din lang na napasaya kong tanghalian mo. Hugasan mo itong mga pinagkainan natin ha? Deserve ko namang magpahinga. Ani niya dito. Napaismid to. Bakit mas mahirap yung gagawin ko? Anong mas mahirap dun? Hoy FYI ha, mas mahirap magluto kaysa magluhod sa mga pinggan. Saka napagkasundo na natin to, bakit mukhang nag-iiba na naman ang ihip ng hangin? Ngayon? Nagigigil na naman ako sa lalaking to. Ko? Bakit nga ba kay dami-dami naman ng lalaki na po pwede akong matipuhan? Itong lalaki pang to na ubod sa mga naugaling na gustuhan ko. Wala yata akong taste pagdating sa mga lalaki. Tsaka magkarinawan nga tayo dito, hoy. Hindi mo ako katulong, kaya umayos ka, pwede? Pinandilatan pa niya to ng mga mata. Okay, okay. Nakangawing sabi nito. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo na ano? Ani ang lumapit dito. Halos madikit na niya ang mukha sa mukha nito. Napansin niya kinabahan bigla si Alejandro. Natense din siya lalo pat titig na titig to sa mukha niya na para bang maiba pa tong gustong gawin? Mabilis siyang lumayo dito. Maghugas ka na nga ng pinggan? Dami pang sinasabi. Sabi na lang niya at saka mabilis nang lumabas ng kusina. Ang lakas na naman ng kabog ng dibdib ko. Gosh, ang hirap magtago ng feelings. Parang anytime sasabog ng lahat to eh. Hindi ako magaling sa ganito. Hindi ako sanay magtago ng feelings. Alejandro's POV. Naguhugas ng pinggan si Alejandro nung tumawag si Alicia. Where are you? Yamot na tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga siya ng malalim. Mainit na naman ang ulo nito. Ano na naman ba ang atraso niya this time? Dito, naguhugas ng pinggan. Aniya sa kabilang linya kay Alicia. Naguhugas ng pinggan? Anong kalokohan yan? Singhal nito sa kanya. Pinigluto ko kasi nang natigilan siya. Saka lang niya naalalang birthday nga pala ng ina ni Alicia at napagkasundoan nilang bibili sila ng regalo at bibisitahin ng ina nito. Peste! Intayin mo ko at papunta na ako. Never mind. Sabi nitong di na siya pinatapos magsalita. Bigla na lang itong nawala si Ere. Alam niya matinding awin naman ang kasunod nito at kasalanan na naman niya. Napalingon siya kay Danica na papasok sa kusina. Binuksan nito ang fridge at kumuha ng tubig. Nangulot ang noon nito na mapansing busangot ang mukha niya. Oh, ano na namang problema mo? Nagarit na naman si Alicia. Yamot na kwento niya pa dito. Kung tutuusin, kasalanan mo to eh. Oh, ano namang kinalaman ko dyan? Ginalingan mo yung tinola.
Naparami tuloy yung kain ko. Nakalimutan ko tuloy may usapan niya pala kami ni Alicia. Napapakamot ng ulong sabi niya rito sabay ngiti. Yari na naman ako dun bukas. So, nang dahil sa niluto kong tinola, nakalimutan mo si Alicia? Aba't dapat pala araw-araw kita ipagluto nun para makalimutan mo ng babaeng yon. Nakatawang sabi nito sa kanya. Bakit? Gusto mo bang makalimutan ko si Alicia? Mahinang tanong niya dito. Ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib niya. Unti-unti namang naglaho ang ngiti sa mga labi nito na mapagtanto ang sinabi. Ha? Ang ibig kong sabihin, nagugustuhan mo na ako, no? May katuwaan sa mga matang tanong niya kay Danica habang di inalis ang tingin sa maganda nitong mukha. At bakit parang paganda to ng paganda sa paningin ko habang tumatagal? Peste, naaaliw lang ako sa bubit na to eh. Nagugustuhan mo mukha mo. Pairap na sabi nito sa kanya, tsaka mabilis siyang tinalikuran. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Danica's POV. Samahan mo ako, ani Alejandro. Hinila siya nito palabas ng bahay. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko. Ayaw kong pakinggan ni Alicia. Samahan mo ako at ikaw magpaliwanag sa kanya na kahit kailan, wala siyang dapat ipag-alala sa'yo. Pumiksi siya. Bakit pa kailangan mo ako idamay sa drama ninyong dalawa? Yamot na tanong niya dito. Tinatanong mo kung bakit? Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakaganito. Sabi nito sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya makapaniwalang siya pa ang sinisisi nito sa gusot nito kay Alicia. Baka nakakalimutan mong kahit na kailan, hindi ko inusong makasal sa'yo kaya huwag ka magsalita dyan na parang gustong gusto kong pangyayaring to sa ating dalawa. Ramdam niya ang pangilid ng kanyang mga luha. Gusto na niyang mapaiyak. God, paano siya nagkagusto sa ganitong klase ng lalaki? Hindi siya makapaniwala. Inihilamos itong isang kamay sa mukha. Okay, I'm sorry kung mali ang interpretation mo sa sinabi ko, but please, samahan mo na lang ako magpaliwanag kay Alicia para hindi na lumaki pang away namin, okay? Pakiusap ito sa kanya. Talagang mahal na mahal mong babae nga, ano? May pait sa mga labing umiti siya. Sige, pero sa isang kondisyon. Sabi niya dito, Alejandro's POV. Okay, pupunta natin ang daddy mo sa Batangas pagkatapos mo kung tulungan na magpaliwanag kay Alicia, okay? Napabuntong hiningang sabi ni Alejandro kay Danica. Gusto niyang maayos ang gusto nila ni Alicia dahil pinagbantanan naman siya nito na lalabas kasama ni Raver kapag hindi niya sinama si Danica para makausap ito ng masinsinan. Napapayag niya itong samahan siya kay Alicia. Dumaan muna siya sa flower shop para bilan si Alicia ng mga paborito nitong bulaklak. Tahimik lang si Danica habang nakaupo sa passenger seat. Nagigilty siya na kailan pa niya itong isama para magkaayos sila ng dalaga. Pero nayayamot siya kapag naiisip niya. Lalabas na naman si Alicia kasama si River. Kaya kahit ayaw sana niyang istorbahin pa si Danica, pinilit niya ito. Yun kasi ang pakiusap ni Alicia. Hindi niya alam kung anong sasabihin nito kay Danica pero kahit naman anong interview nito dito, wala naman siyang dapat ipangamba dahil wala naman silang ginagawang masama. Nilingon niya ito. Kapag sinungitan ka ni Alicia, huwag mo nalang pansinin. Kahit naman siguro sinong babaeng nasa kaligayan niya, may insecure sa sitwasyon nating to. Babala niya kay Danica. Bahagya siyang natawa. Kahit wala naman siyang dapat ika-insecure, alam naman niya hindi ako magkakagusto sa bubuit na kagaya mo kasi matatangkad yung type ko. Napanunok siya ng pagbaling sa mukha nito. Makitang nakatitig to sa kanya. Pakiramdam niya kabaligtaran lahat ng mga sinasabi niya rito. Mabilis niyang pinaling atensyon sa pagmamaneho. Ramdam niya ang tila mga kabayang nagsisipulasan sa kanyang dibdib.